Hello, kamusta tayo? Kamusta ka na, Iska? Ikaw lang nanonood na to. Sarili mo na pinapanood mo? Ha? O, Iska, ano nang binasa natin last time, Iska? Saan binasa natin? Yung Colossians chapter 4. No? O, Iska, yung recap natin, ha? O, kausap ko ang sarili ko. Kamusta ko yung sarili ko? So last time, yung binasa natin is ka, yung mga masters, no? Na yung mga business owners or yung mga bossing, dapat maging patas sila sa kanilang mga empleyado. Kasi yung mga bossing na yon, meron din silang boss na mas nakakataas pa sa kanila. At yun ay si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Kaya kung gusto natin na patas ang tingin sa atin ni Almighty Father na maging masaya siya sa atin, dapat yung mga tauhan din natin o yung mga mas nakakababa sa atin sa lipunan, tratuhin natin ng maayos. Ng patas at ng tama. Ano ba yung patas at tama? So yung tama, yung correct, yung with kindness, with gentleness, at yung patas, hindi manlalamang ng tao. So kahit sinong tao, hindi natin dapat lamangan. Dahil si Almighty Father laging nakatingin sa atin. Tapos dito sa latter part ng Colossians chapter 4, binanggit dito si Onesimus, tsaka si Epaphras uli, tapos sila Barnabas, si Mark, si Luke. Ngayon, Iska, tinatanong mo si Almighty Father kung anong isusunod na babasahin mo. Sinabi sa'yo ni Almighty Father, ang Philemon. Kahit hindi naman kadugtong ng Colossians, ang Philemon, I mean, hindi naman siya ang kasunod na epistle, kundi malayo pa ang epistle ng Philemon after ng Colossians, meron pang Thessalonians, marami pa bago ang Philemon. Pero, nutusan ka na basahin ang Philemon. Or in Tagalog, Philemon. Iska, basahin natin, ha? Paul, a prisoner of Christ Jesus, and Timothy, our brother. So itong si Philemon, binanggit dito sa Philemon si Onesimus. So, tapusin muna natin no, itong chapter na to. So, ang ibig sabihin ng Philemon, it means loving, affectionate. So, yun ang ibig sabihin ng Philemon. Pero itong sinulatan ni Paul na si Philemon, tao to, na Christian din, follower din ni Jesus Christ. So, ang kasama ni Paul na nagsulat nito ay si Timothy. So, magkasama sila ni Timothy. To Philemon, our dear friend and fellow worker. So, naka-address itong letter na to kay Philemon. Also, to Apphia, our sister, and Archippus, our fellow soldier, and to the church that meets in your home. So, naka-address kay Philemon, pati rin kay Apphia and Archippus na sister in Christ na tinuturing ni Paul. At saka itong si Archippus na Christian din, na fellow soldiers, ibig sabihin parehong nakikibaka para ipaglaban si Jesus Christ, na i-share ang word of God.
So mga Christians pa rin ito, mga followers of Christ. So yung sulat ni Paul, pasalin-salin na sa ibang mga tao dahil nabanggit natin sa Colossians, nabanggit ni Paul na yung mga letters niya ipabasa sa mga ibang mga tao. So ganun din, sa kaya hanggang ngayon nakarating sa atin itong mga letters ni Paul. Yung original na letter ni Paul, syempre nag-disintegrate na yun dahil gawa yun sa papyrus or papyrus na ang ginamit niya, medium ni Paul. So after some time, syempre naluluma yun, pero gumagawa ng copy ang mga Christians. Para magkaroon sila ng kopya, sinusulat nila ng by hand. Kasi syempre, wala pang printing press noon. By hand, isinusulat nila. Tapos, gawa sila ng gawa ng kopya para ipamudmod or ipakita sa lahat ng mga Christians ang mga sinulat ni Paul. Ganun din ang nangyari dito sa Matthew, Mark, Luke, John. Sa lahat ng mga nasa New Testaments, ganun ang nangyari. Pati dito sa Book of Isaiah na nakita rin sa Dead Sea. So ang tawag sa scroll na nakita sa Dead Sea is Dead Sea Scroll. So hindi yun ang original na sulat, pero yung nilalaman, original yon kasi galing yon sa original. Pero syempre, yung mga papel or yung papyrus na ginamit doon or yung papyra na ginamit doon is nag-disintegrate na dahil nga hindi naman gawa yun sa plastic. Pero yung salita ni Almighty Father, inspired to by the Holy Spirit, kaya hanggang ngayon nababasa natin. At yung mga Christians noon, nag-share ng Word of God. Tapos nagkakaroon ito ng mga iba pang Christians, ibang mga Christians kinukuha na ni Almighty Father. Tapos nagkakaroon pa ng ibang mga Christians na natitira. Tapos yung mga Christians na natitira na yung tinuturuan yung mga bagong Christians. So kaya hanggang ngayon, naging Christian tayo, naging follower tayo ni Christ. Dahil may mga tao na nag-share ng Word of God sa atin. Merong tao na follower ni Christ na faithful para malaman natin ang good news or ang salita ni Jesus Christ at ni Almighty Father para tayo ma-save din. Kaya tayo, hindi tayo dapat tumigil ng pag-share ng Word of God sa ibang mga tao. Kahit ayaw ng mga tao, dire-diretso pa rin tayo. Pero hindi natin sila pipilitin kung ayaw nila. Ang importante, narinig nila ang salita ni Almighty Father at ni Jesus Christ sa pamamagitan ng Bible, sa mga pamamagitan ng mga nakasulat dito na inspired by the Holy Spirit. So tayo, pwede rin tayong ma-consider na soldier. Dahil pinaglalaban natin si Jesus Christ. At kaya rin tayo soldier, syempre, ang kalaban natin is yung mga principalities dito sa mundo na to. Na hindi kay Jesus Christ yung mga evil spirits, yun ang mga kalaban natin. Hindi naman yung mga tao. Yung mga lumulukob sa tao, yun ang kalaban natin. Pero yung mga tao, hindi natin kalaban yun. At kaya sila nabubulagan dahil may mga lumulukob sa kanila. Na hindi galing kay Almighty Father at ayaw nilang buksan ang isip nila, hindi sila willing. So kaya tayo ay pwede rin tawagin na soldier gaya nitong si Archippus. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. I always thank my God as I remember you in my prayers. Sabi ni Paul, lagi akong nagpapasalamat kay Almighty Father. Pag naalala ko kayo, lagi ko kayong pinipipray. Because I hear about your love for all His holy people and your faith in the Lord. Sinasabi niya to kay Philemon, sabi ni Paul. Pero ito, pwede na rin itong i-address para sa atin. Okay? Dahil tayo, mahal natin si Almighty Father tsaka si Jesus Christ at may pananampalataya tayo sa Kanya. I pray that your partnership with us in the faith may be effective in deepening your understanding of every good thing we share for the sake of Christ. So nagpe-pray si
Paul dito na yung faith natin is maging unshakable, maging firm yung belief natin kay Jesus Christ. At para maintindihan natin lalo ang ng malalim pa si Jesus Christ at ang kanyang holiness and godliness. So, sa lahat ng halos lahat or lahat ng pinatutungkalan ni Paul sa mga letters niya, laging kasama si Jesus Christ, kasama si Almighty Father, kasama din si Jesus Christ. Kasi God din si Jesus Christ, like our Almighty Father. Your love has given me great joy and encouragement because you, brother, have refreshed the hearts of the Lord's people. Yung pagmamahal nyo ang nakakapagbigay sa akin ng contentment and kaligayahan and encouragement, kalakasan ng loob, kasi nare-refresh yung mga puso ng mga tao dahil sa inyo, dahil sa pagmamahal ninyo kay Jesus Christ. Yung pagmamahal sa mga brethren, pagmamahal kay Almighty Father. Kaya na-encourage si Paul dito. Kaya tayo, para ma-encourage din ang mga fellow brethren natin, magtiwala tayo kay Jesus Christ. Maging malakas tayo, maging matapang tayo na makipaglaban sa buhay, na mapagtagumpayan ang mundo na to. Kasi sa mundo na to, nakikipaglaban din tayo, no? Dahil ang kalaban natin, sarili rin natin. Dahil may mga bagay tayo na gusto, or may mga bagay ang flesh natin na kailangan natin na i-control. Kailangan din natin ng pagtitiis at maging pasyensyoso sa sarili natin. Kaya hindi lang yung principalities ang kalaban natin, kundi yung tayo, dahil naturalesa natin yung pagiging isang tao. Minsan may mga bagay na ikakagalit ka, so dapat self-control. Nagda-drive ako, no? Tapos may kumatok, namamasko. Ba't ka namamasko? Tapos nampas ko, ano yan? Eh, pero so bibigyan mo rin, ano? Kasi nakakaawa. At saka, di ba, sabi dito sa Bible, baka angel yun eh. Kaya maging mabait tayo. Kasi makikita mo naman sa tao kung talagang nangailangan o hindi. At kung nanloloko man yung tao na yon, nasa sa kanya na yon. Kung nanloloko siya. Pero ang tayo, ginawa natin yung part natin na tumulong. So yung pagtulong na yon, naka-invest yung kay Almighty Father. Tapos yung tao na nanloko na yon, na kunyari kailangan niya ng tulong, pero hindi, no? So sumalanagot naman siya kay Almighty Father. So ganun yun. Therefore, although in Christ I could be bold and order you to do what you ought to do, yet I prefer to appeal to you on the basis of love. It is as none other than Paul, an old man, now also a prisoner of Christ. So itong si Paul, hindi siya feeling entitled. Pinapakita dito na hindi siya feeling entitled, no? Sinasabi niya, pwede ako maging bold sa inyo, no? At utusan kayo ng kung anong mga dapat niyong gawin. Pero mas pinipili ko na makiusap sa inyo ng may pagmamahal. So hindi feeling entitled si Paul dito. Kahit siya mismo ang directly na bigyan ni Jesus Christ ng mission to be the apostles of the Gentiles, hindi siya feeling entitled. Mapagkumbaba si Paul. Naging mapagkumbaba siya. Kung noon hindi siya mapagkumbaba,
Nagbago si Paul dahil kay Jesus Christ. So tayo, nagbabago rin tayo. Kung dati feeling entitled tayo, kailangan ganito, hindi na, mababago rin tayo dahil ang boss natin, ang master natin, ang Diyos natin mapagkumbaba. Ininugpuntong pa ni Paul dito, it is none other than Paul, an old man, o matanda na ako, sabi niya, na prisoner ni Jesus. Yun ang pagkakadescribe niya sa sarili niya. No? I'm Paul, an old man, at isang preso ni Jesus Christ. Ginito niya, dinidescribe ang sarili niya. Hindi niya dinidescribe ang sarili niya na ako ay isang Hebrew of Hebrews, mataas ang pinag-aralan ko, dapat sundin niyo ako. Pharisee ako. Hindi, hindi niya ginawa yon. Kasi kay Jesus Christ, baliwala yung mga pinag-aralan natin at yung mga bagay na kung anong meron tayo ng mga material things dito sa mundo. Baliwala kay Jesus Christ yun. Kung saan-saan lugar ka man nakarating, baliwala kay Jesus Christ at saka kay Almighty Father. Kung ano man ang dinugtong mo sa pangalan mo, AB, MBA, kung ano na pang mga nakalagay, no? Di ba may mga ganung mga doctorate or masters of whatever. Baliwala yun kay Jesus Christ. Title lang yun. Pero wala yun. Walang kwenta yun kasi dito lang yun sa lupa. Ang importante, kung ano ang tingin sa atin ni Jesus Christ at ni Almighty Father. Mayroon pang nagbanggit sa akin, no? Bakit? Citizen ka ba? Ako? Babanggit niya. Ako, American citizen ako eh. Dalawang tao nagsabi sa akin na American citizen ako eh. Meron pa sa online, no? Ipinagmamalaki na kung ano man daw ang citizenship niya. Kay Almighty Father, baliwala yung citizenship mo. Lahat ng bagay, baliwala rito sa mundo kung ano yung pagmamalaki mo. Ang dapat nating pagmalaki si Jesus Christ. Iba, sasabihin, nakapunta na ako sa gatong lugar. Eh, ano naman ngayon? Ang importante, makarating tayo sa lugar ni Jesus Christ, hindi kung ano yung citizenship mo dito sa lupa. Dapat ang citizenship natin in heaven, hindi dito sa lupa. Kaya wala tayong pagmamalaki. Nakita ko, ha? Tatay ko, American citizen. Magulang ko, lola ko. Pero asan lahat sila? Marami na ako nakitang mayamang mga tao, pero asa na sa lahat sila? Wala na sila rito sa lupa, asa na sila? Kaya dito wala tayong may pagmamalaki. Kasi ang tao mayabang eh. Hindi na naiisip. Kahit saang lupalop ka man mundo magpunta, meron at meron doon na magiging trial and tribulation ka. Di ba sa ibang bansa, may mga maraming tao ang nagpapakamatay, maraming tao ang nawawala ng pag-asa. So wala tayong may pagmamalaki kahit nasa ang sulok tayo ng mundo. Kahit ano pang meron tayo, huwag tayo magmamalaki, huwag tayo magmamayabang. Yung bahay na tinitirhan nyo ngayon or yung lupa na tinitirhan nyo ngayon, in the long run, pag wala ka na rito sa lupa, maaalala ka pa ba ng apo mo? Hindi na, di ba? Wala na. Ano nang ang buhay natin dito? Saglit lang tayo dito sa mundo na to, kaya wala tayong may pagmamalaki. Kung may pagmamalaki man tayo, ipagmamalaki natin si Jesus Christ at ang citizenship natin in heaven. Yun ang pagmamalaki natin. Hindi natin ipagmamalaki kung ano man mga bagay na na-acquire mo dito sa lupa, yung mga accolades mo, yung mga kung ano-ano man ang nakuha mo. Hindi. Pag nagpupunta ako sa grocery, no? Nakikita ko doon may mga diapers, yung mga bata. Tapos makikita ko may mga diapers sa pang matanda.
Dati diaper ng pambata binibili mo. Pag tumanda ka, nabibili na naman ng diaper mo naman ngayon. Yung akala mo hindi mo mangyayari sa buhay, mangyayari yun. Magdadiaper ka rin. Pagtanda mo, nakakatakot, no? So, para hindi tayo matakot kay Jesus Christ tayo, humawak. Huwag tayong magmayabang dahil wala tayong may pagyayabang dito. Sa isang iglap lang. Kung ngayon, bossing ka ng kumpanya, malaki ang mataas ang posisyon mo. Dati yung panahon, mawawalan ka. Mawawala ka sa posisyon na yon. Tatanda ka. O anong pinagmamalaki mo? Ang pamilya mo? Nabuo ang pamilya mo? May pagmamalaki? Hindi mo may pagmamalaki ang pamilya mo. Wala tayong may pagmamalaki kahit pamilya natin. Isipin niyo yung mga bagay na pwede niyong mapagmalaki rito sa mundo. Wala. Kaya alam ko to kasi titingnan ko yung mga tao. Inaaral ko yung mga tao. Hindi niyo alam siguro, no? Kasi yung mga nakakakilala sa akin, tahimik lang ako. Hindi ako nagsasalita ng madami. Kaya siguro bulol ako. Pero hindi alam ng mga tao, pinagmamasdan ko sila kung ano ang ginagawa nila, kung ano ang buhay ng mga tao. Hindi alam nila yun eh. Kaya tayo, magmasid din tayo, tingnan din natin ang buhay, kung ano ang totoo, kung ano ang tama. Kung saan tayo sasaya, pakiramdaman natin ang sarili natin. Ang makakapagpasaya lang sa atin si Jesus Christ, yung contentment. Kasi naranasan ko na rin yung naranasan ninyo. Alam ko ang feeling. At alam ko, nang makapagpapasaya lang sa atin lahat, si Jesus Christ, si Almighty Father, ang makasama sila, citizenship in heaven. Kaya itong si Paul, wala siyang pinagmamalaki. Kaya ang sinasabi niya, I'm an old man and now also a prisoner of Jesus Christ. Hindi siya feeling entitled. Hindi siya swell-headed. Kahit nakita niya yung vision ni Jesus Christ. Ituloy natin, ano, that I appeal to you for my son, Onesimus. So, itong si Paul, imbis na feeling entitled siya, nakikiusap siya kay Philemon. Na ina-appeal niya si Onesimus, who became my son while I was in chains. So kaya niya kinoconsider na son si Onesimus kasi naging follower si Onesimus ni Jesus Christ dahil kay Paul. So kinoconsider niya na anak niya. Siya ang nagtuturo lahat about kay Christ kay Onesimus. Formerly he was useless to you, but now he has become useful both to you and to me. So ngayon, dati hindi niya siya nagagamit, wala siyang alam, pero ngayon marami na siyang alam. Magagamit niyo na siya, mauutusan niyo na siya at makakapag-share na rin siya sa inyo. Yan ang sinasabi ni Paul tungkol kay Onesimus, nagsasabi siya kay Philemon. I am sending him who is my very heart back to you. So, mahal na mahal ni Paul si Onesimus. Kaya pinapabalik niya si Onesimus sa Philemon. So, itong si Philemon, nasa Colossae siya. Kasi diba dito sa Colossae, nabasa natin, binanggit ni Paul sa Colossae, nasulat niya sa mga Colossians, na about na si Onesimus ay nandun, nakasama niya, na ibabalik niya. So, kadugtong, no, ng sulat ng Colossians, itong Philemon.
I would like to keep him with me so that he could take your place in helping me while I am in chains for the gospel. Gusto sana ni Paul na i-keep si Onesimus. Gusto niya maging assistant. Kasi wala siyang kasama doon na magiging assistant or tagaturo ng iba pang mga tao or mauutusan. Kaya gusto sana niya na i-keep si Onesimus. But I did not want to do anything without your consent so that any favor you do would not seem forced but would be voluntary. Pero ayoko naman nang kukunin ko si Onesimus nang walang consent ninyo. Ayokong pilitin ko kayo pero gusto ko voluntary. Hindi ko ibig sabihin hindi niya ginagamit yung kanyang impluensya or possession niya para i-keep si Onesimus. Ganito ang sinasabi ni Paul. So tayo, hindi rin tayo magiging forceful or mayabang or feeling entitled. Perhaps the reason he was separated from you for a little while was that you might have him back forever. So nahiwalay si Onesimus sa kanila, pero dahil sa ipapabalik nga niya si Onesimus, so, yun ang reason. Baka ang dahil sa rason kaya siya nahiwalay sa inyo ay dahil sa babalik din siya sa inyo at na maging habang buhay na ninyong makasama. No longer as a slave, but better than a slave, as a dear brother. He's very dear to me, but even dear to you, both as a fellow man and as a brother in the Lord. So, mahal na mahal is very dear to Paul, si Onesimus. Mahal na mahal niyo Paul, alagang-alaga niya si Onesimus, sinishare yan niya tungkol kay Jesus Christ. No longer as a slave, but better than a slave. So, utos-utusan itong si Onesimus. Pero no longer as a slave na. So, if you consider me a partner, welcome him as you would welcome me if he has done you any wrong or owes you anything. Charge it to me. So sabi ni Paul dito, kung may utang man sa inyo si Onesimus, kung may pagkakasala man sa inyo, patawarin nyo na siya, aakuin ko ang mga responsibilidad na nagawa niya sa inyo. I, Paul, am writing this with my own hand. I will pay it back, not to mention that you owe me your very self. Sabi niya, ako si Paul, sumusulat sa inyo, babayaran ko kayo lahat sa mga pagkakautang ni Onesimus sa inyo. Pero, not to mention that you owe me your very self. Ako rin naman ang nagtumutulong sa inyo, tinutulungan ko rin kayo. So magtulungan tayo. Gito ang sinasabi ni Paul. I do wish, brother, that I may have some benefit from you in the Lord. Refresh my heart in Christ. Sana meron man ako na itulong sa inyo sa pangalan ni Jesus Christ. Sabi ni Paul. Kapag kumaba si Paul. So matuto tayo no, kay Paul. Dahil si Paul, ginagaya niya si Jesus Christ sa pagiging humble. So gayahin din natin si Paul, ang gagayahin natin si Jesus Christ. Confident of your obedience, I write to you, knowing that you will do even more than I ask. Confident ako. Nasusundin ninyo ang mga sinusulat ko. Sabi ni Paul. Confident ako na susundin ninyo ang mga paliwanag ko or maiintindihan nyo ako sa sinasabi ko. Nang higit pa sa naiintindihan ninyo. I write to you knowing that you will do even more than I ask. So confident si Paul. And one thing more. Prepare a guest room for me because I hope to be restored to you in answer to your prayers. So sabi ni Paul kay Philemon na mag-prepare ng guest room kasi
umaasa siya na magkikita sila ni Philemon. Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus, sends you greetings. So si Epaphras, di ba nabanggit natin sa Colossians? Pati itong si, and tuloy natin, and so do Mark, Aristarchus, Demas, and Luke, my fellow workers. So itong mga taong to, nabanggit niya sa Colossians din. The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit. So tapos na natin ang Philemon. Pero dito muna sa verse 2, balik tayo sa verse 2. So si Apphia, yung sister na Christian din, at si Archippus na soldier in Christ. And to the church that meets in your home. Ano ang ibig sabihin itong the church that meets in your home? Pwede ba yung church na mag-meet sa bahay? So ang ibig sabihin ng church dito is yung mga tao. The church that meets in your home. Kasi ang tunay na church is not the building. It is the people who congregates in the building. Yun ang church. So ang church na to, nag-congregate sila or nagsasama-sama sila sa bahay ng isang Christian that meets in your home. Sa bahay ni Philemon. So si Philemon ang host. Kasi siya ang may-ari ng bahay. So yung church na yon is yung mga Christians. Kaya maintindihan natin na ang church hindi siya building. Huwag natin sasabihin, attend ako ng church. Hindi ka umattend ng church, umattend ka lang ng building, ng meeting. Kasi ang church, tayo, tao, ang mga Christians ang church. At ang head natin, si Jesus Christ. Kaya dapat, dito si, sa sinasabi ni Paul, hindi tayo feeling entitled. Dapat tayong makiusap at maging patas sa mga tao. Kung ano ang trato mo sa mga taong mayayaman, sa boss mo, ganun din dapat ang trato mo sa mga empleyado mo. Huwag kang mag-iiba. Dahil nakatingin si Almighty Father sa iyo, alam ni Almighty Father kung ano ang mga ginagawa natin sa buhay natin. Walang natatago. Okay? Ito lang yung maikli lang ang Philemon or in Tagalog, Philemon. Lagi tayong magpe-pray, lagi tayong magbabasa ng Bible. Hindi ko talaga alam na ang kadugtong pala itong Colossians, itong Philemon, dahil binanggit sa Colossians itong mga tao sa sa epistles or letters to Philemon. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father sa lagi niyong pag-guide sa akin. Pag wala kayong makausap, si Jesus Christ, si Almighty Father, ang kausapin natin. Lahat ng hinaing natin, sa Kanya natin sabihin, maiintindihan tayo ni Almighty Father. May mga bagay na akala natin hindi tayo naiintindihan, no? Pero maminsan magugulat ka na lang eh. Ay, ba't biglang gano'n na nangyari? Magugulat ka lang. Gaya nga na itong, ay, bakit Philemon kaya ang babasahin ko? Minsan nagulat, kanina nagulat ako, bakit kaya Philemon ang babasahin ko? Kaya pala, kadugtong ng Colossians, hindi ako marunong. Thank you, Almighty Father. At ako, hindi ako nagyayabang. Nagbabasa tayo ng Bible. Wala akong may pagyayabang. Ang pinagyayabang ko, si Jesus Christ, saka si Almighty Father. Sila ang may hawak ng buhay natin. Wala nang iba pa. At ang citizenship natin, in heaven. Thank you and God loves us all so much.